Ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon, naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apollos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito,
Sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian ay poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong iyong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong iyong paggit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Virgen Maria, mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man. Dahil dito, naniwala kaming mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayong darating ang oras at ngayon na nga na magkakawata-kwata kayo at magkakanya-kanya ng lakad at iiwan ninyo ako? Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga po. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ating ginugunita ang ating mahal na Birhen ng Fatima. At kahapon, matagumpay nating ipinagdiriwang at ginunita ang pag-akyat sa langit ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga sa ating pagninilay, anong nabanggit natin kahapon? Ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay paalala sa ating lahat na ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. At tayong lahat ay naglalakbay patungo sa tunay nating tahanan. At ang tunay nating tahanan ay walang iba kung hindi ang paraiso ng Diyos, ang langit. Ito ang ating permanenteng tahanan. Ito ang ating tunay na tahanan. Mayo at 13 po ang anibersaryo ng pagpapakita ng Mahal na Birhen sa tatlong batang pastol sa Fatima sa Portugal taong 1917. Nagpakita ang Mahal na Birhen kina Lucia at sa kaniyang mga pinsan na si Francisco at Jacinta. Ang kwento ng Fatima ay nagsimula noong taong 1916 nang sa kabila ng kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig at isang taon bago inilugmok ng rebolusyong komunista ang Russia, isang nagniningning na anyo ang nagpakita sa tatlong bata bilang anghel ng kapayapaan. Iisang aparisyon ng babaeng nakadamit na purong puti, mas maliwanag pa sa araw ang nagpakita sa tatlong bata. Nakasuot ang babae ng puting kapa na napaliligiran ng ginto sa mga dulo at may hawak na rosaryo sa kaniyang kamay. Inanyayahan sila ng babae na manalangin at maging deboto ng banal na Trinidad at dasalin ang rosaryo sa araw-araw upang magbigay kapayapaan sa mundo at paghupa ng digmaan. Si Maria po ay isa po sa ating inspirasyon kung kapayapaan, kaayusan at kadalisayan ang ating pag-uusapan. Siya ay tahimik at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang pagsunod ay naganap dahil unang-una si Maria marunong makinig. Minsan ang sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang tunay na mapalad ay ang di lang ang babaeng nagdala sa kanyang sinapupunan, ngunit mapalad na masigit ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ganito po kapalad ang ating mahal na Birheng Maria, hindi lang dahil siya'y nagdalang tao upang isilang ang manunubos, kung hindi si Maria naging liwanag at inspirasyon natin kung pakikinig at pakikinig lamang ang ating pag-uusapan. Ang kanyang buhay
ay isang buhay na patotoo sa kadakilaan at kagandahang loob ng Diyos. Alam ni Maria sa kaniyang puso na may sarili siyang plano. Ngunit mas higit na mahalaga sa kanya, hindi ang kanyang sarili, kung hindi matupad ang kalooban ng Diyos sa kaniyang buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang tunay na pagdedebosyon kay Maria ay naglalapit sa atin kay Jesus Nazareno. Ang pagmamahal po natin kay Maria ay pagmamahal din natin kay Jesus Nazareno. Mahal ng Panginoon si Maria dahil siya po ang kanyang pinakamamahal na ina. At si Maria naman bilang ating makalangit na ina, ang siyang umakay sa atin palapit kay Jesus Nazareno. Si Maria ang nagsasabi na gawin ang anumang sabihin ni Jesus. Kaya't sa misang ito, hilingin nating lagi ang tulong panalangin ng mahal na Birheng Maria upang kagaya niya, tayo ay mas lalong mapalapit kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsigap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagkabuhay.
sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain, ngayong ang mahal na birhe ginugunita, kaming humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, mukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsihuluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Filled with compassion.
on the day that I called from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, rest to the weary, return my soul to the Lord, our God, who bids tears away. I love the I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. O Lord, save my life. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo po ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kaniyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinuro ka namin, aral mo ang
Dios at Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinapatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwat natin kanyang